Hello, what's up mga kakugi? Gandang umaga po sa inyo lahat. Welcome again sa ating channel, Kakugi TV. So, ngayon mga kakugi, pupunta na tayo sa bibigyan natin, i-deliver na natin yung regalo ni Boss Don Colanay. Abangan nyo mga kakugi kung sino yun. Thrilling. So, kakugi, dala na namin yung pangregalo ni Boss Don, yung pair na tornado hats na Mount Panahaw. So, antabayanan nyo mga guys, mga kakugi, ang buong episode na ito. Okay po. Walaan nyo guys kung sinong makahula kung saan tayo pupunta ngayon at sinong bibigyan, sinong re-regaluhan. Guys, yung pupuntahan natin na lugar nagsisimula sa letter C. Trilig. Yung lugar guys nagsimula sa letter C. Ano ba ang letter C? Pwedeng sa Carmen, Carmen Cebu. Pwedeng sa Katmon Cebu. Pwedeng sa Compostela Cebu. Pwedeng sa Consolacion. Pwedeng sa Cebu City. Yun. Yun guys. So, yung pagdadalhan natin ng regalo galing kay Boss Don Colanay, nakatira sa lugar na nagsisimula sa litrang C. Saan kaya yun? So, sino yung mga member dyan sa Kakugi, Magkugi channel? Sino yan? Abang-abangan nyo, darating ako. Basta, may clue na. Nag-opisa sa letter C ang lugar na pupuntahan natin. Ano bang letter C? Marami pa yan, letter C. Ano ba? Letter C ha, may clue na isa. Alam nyo mga kakugi, swerte talaga itong regaluhan, itong dala natin na pair. Tornado hats to mga kakugi. Pure breed na galing Mount Panahaw. So hindi to chapsoy. Yung ama nito tornado, tapos yung ina tornado, full blooded brother and sister. So pang material talaga guys, pang material talaga. Tapos alam nyo naman siguro may idea na kayo kung magkano ang presyo ng Mount Panahaw lines doon sa original. Yung original talaga nung sa Mount Panahaw lines talaga kay Sir Ramon Montiero, ang tryo niya doon is 59,000 pesos. 59,000 pesos ang tryo. So ngayon guys, itong dala natin pair na to pair. Pero hindi na ito galing doon sa Mount Panahaw. Ang ama, ang parents nito, yun ang galing sa Mount Panahaw. Yan. So ang presyo a little lower sa bintahan ni Ramon Montiero. Yan guys, so swerte talaga
ang bibigyan ni Boss Don Colanay. Kung paano niya na-select ang kung sino yung bibigyan, siya na ang nakakaalam noon, si Boss Don. Yun. So ito guys ha, walang ano to guys ha, walang malisya to. Purely from the heart of Don Colanay, Boss Don Colanay, itong pagbibigay niya. Kasi malayo man si Boss Don. Si Boss Don Colanay nandun sa Hawaii, USA. Tapos itong bibigyan natin, andito sa Cebu. So yun, swerte talaga. Congrats, congrats kung sino man yun. Tapos ito guys ha, siguro ipa sa inyo dyan, may idea na kung saan lugar ang pupuntahan namin. Basta nakumpisa sa letter C. Letter C yung lugar. Tapos Ang bibigyan guys, ang maswerteng bibigyan ang pangalan nagumpisa sa letter P. Letter P as in Papa. Yan. Letter P as in pasalamat. Sino kaya yun? Kung sa tingin nyo guys, ang kinaroroonan nyo nasa letter C ang lugar, tapos ang pangalan nyo ang umpisa ay letter P, baka kayo yun. Guys, guys, andito na tayo sa lugar kung saan natin dadalhin yung pair na tornado hats. Nandito tayo ngayon sa Cebu City. Yan! At guys, ang rinigaluhan ni Boss Don Colanay, walang iba kundi si Tatay Pidoy! Si Tatay Pidoy guys, ano? Papa ni Boss Jandale Salazar. Si Boss Jandale ngayon guys nasa Qatar, no? Nasa Qatar. Tapos si Boss Jandale, marami siyang acquire sa atin ng mga stags dati, mga 4 months ago, 3 months ago. Tagal-tagal na, no? 3 months ago. Yan, tapos guys, ang nangyari ngayon guys, ito, ipapakita ko muna sa inyo ha, before ko ibigay kay Tatang, ay kay Tatay. Ipapakita ko sa inyo yung mga alaga ko dati na nandito na kay Tatay Pidoy. Tay! Tay! So guys, parang maglulugo na. Ito yung gold. Peter Gilmore na gold na acquire ni Boss Jandale Salazar sa akin. So guys, ito yung sabi ni Boss Jandale na hindi daw mataparan. Palagi nilang dinadala sa ano guys, sa tupada, pero hindi daw ayaw daw yung mga kalaban. So gagawin na lang nilang broodcock. Yan. Ito yung gold. Tingnan nyo yan. Na-miss kita, gold. Ibibigay na natin yung regalo ni Boss Don kay Tatay Pidoy. Kukunin ko muna sa sasakyan guys. Tay, salamat ka kay Tantay. Don? Maraming salamat. Shout out ni Boss Don Colanay diyan sa Hawaii. Boss, maraming salamat sa regalo na pair na tornado. Ingat ka dyan palagi. God bless. Ito guys, ito na yun, 4.5 months na tornado hats na bili namin kahapon. Kinuha namin sa Argao, Cebu from Tatang Amarillo. Mount Panahaw tornado hats. Kay Pidoy, anong masasabi mo? Maraming salamat. Boss, maraming salamat. Tingnan nyo guys, oh.
Yan. Ito naman guys, ito yung Bampulit, ito yung pulit na Tornado Huts, Mount Banahaw pa rin, galing pa rin kay Tatang Amarillo sa Argao, Cebu. Mga pure lines, mga pure, ano yan at? Tay Pinoy? Yan! Boss, maraming salamat! Boss dun, karana! Yan! Boston, mission accomplished! Na-deliver ko na, nabigay ko na yung regalo mo para kay Tatay. Yan! Paano kayo nakatala ni Boston? Jandel. Boss Jandel. Shout out diyan sa lahat na nandiyan, mga kasama mo Boss Jandel. Mga Bisaya diyan. Mga Pinoy diyan ang mga kasama mo. Shout out sa lahat. Boss. Magagandang ano to Boss? Linyada. Mount Banahaw. Pure breed. Galing kay Tatang Amarillo of Argao, Cebu. Yan, Boston. Maraming salamat po. Ito si Tatay. Excited to. Tinatawagan ko. Ayaw sumagot. Nasa kabinet. Nasa kabinet. Kaya pala, nasa kabinet pala. Ano siya kanina? Nakurap. Makabot na ako. So, yun. Yun, guys. Maraming salamat. Maraming salamat po. Tay, final message mo tay. Pasalamat kay Boss Dun. Hello, shout out ng Boss Dun. Kulanay, maraming salamat sa regalo for surprise ng pair na tornado. Maraming salamat. Ingat palagi. Yan. God bless. Tama. Tay, kabilin-bilin na ni Boss Dun. Paramihin niyo daw to. Sana daw ang mga anak nito makatulong sa ano mo, sa business ha? Na pagmamanob. Boston, maraming salamat po sa tulong nyo. In behalf po sa mga kakugi, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Kakugi TV at sa lahat ng mga tumutulong sa ating channel para dumami tayo. Yan! You. Thank you po. Mission accomplished. Yun guys, mission accomplished po Boss Dun. Nabigay, nahatid ko na po yung regalo nyo. So guys, balik na kami sa ano, sa farm. Pero before kami balik sa farm, daan muna kami sa aming bahay kasi kukunin ko yung mower na ayos na, nagawa na. Sira kasi yun eh, pero nagawa na. So dadaanan ko muna. And guys! Guys, before tayo uuwi ng bahay, daan muna tayo sa mga kapatid ko, kumustahin muna natin sandali. Tingnan natin yung tindahan nila. May business kasi sila guys eh. Yung mga milkshake, ganyan, milk tihan, ganyan, saka mayroong mga pagkain konti. Kumustahin lang natin guys, tapos daan lang tayo. So itong lugar namin guys, yung sa mga kapatid ko, yung tinitirahan nila, bahay namin yan, ancestral house namin yan ng aking parents. Tapos ngayon sila ang pinatira ko doon. Bandang Ayala lang kami guys, so, sa Kabantan Street. So ngayon bisitahin natin sila guys. So tingnan nyo ang paligid guys. So pasok tayo dito sa kanto dito. Thank you.
Ay! Yun, ang tindahan. Guys, balik ulit tayo dito sa ano, sa bahay namin dati. Dito ako nakatira before ako nag-asawa. So nung mag-asawa na ako, guys, nagseparate na ako. So ngayon ang nakatira dito yung dalawang kapatid ko, si Agnes at saka si Arcili, at saka yung mga anak nila. Makangit-ngit. Sabihin na nga to. Ayun, Jen. Dito pa. Tignan nyo, guys. Oh, nakabitay pa yung mga sampayan. Hi, guys. Dilim? Ang dilim naman. Wala pa naman. Hello? Ha? Naman ka pa sa dilim. Wala pa, Dedery. Papa, gusto ka pa. Man na. Kumusta man mo, Dery? Ngit-ngit? Ano mo yung liog nun? Oh, pinakain ako. Guys, kain mo tayo, guys. Ano lang? Pananghalian. So, kasama ko si Vincent de Pontonan. Yan. Ay, quoting. Yung ulam namin, guys, marang ito. Lumpia lang, tawgi, tsaka bihon. Yun, good na ako dito, guys. Yan, so. Kain mo tayo. Pagkatapos namin kumain, uwi na kami sa bahay, kunin ko yung mower, tapos punta sa farm. Sama ko na lang din si Ryan. Yan, Ryan, ayan. Kawai. Oh, Alfred. Oh, yan, kawai si Alfred. Yan. Tapos. Oi, si Dodong Jace, kawai Dodong Jace. Hello. Kawai? Ah, tama na. Ha? Nakay Toys. Oh, kawai. Hello. Na hello. Na hello. Yes. Oh, si Christian. Kawai. Hello. Yun, guys, mga pamangkin ko. So, kain mo tayo. Tapos, pagkatapos kumain, bilis na. Guys, so, balik na natin to sa backyard natin, guys. Kasi nagawa na. Okay na. Dadalhin na natin to. Ayan. So, itutuloy ko yung ano, continuation to sa episode 93 yata yun, yung mga breeders ko. So yung nakita last time na mga breeders, yung pinakita ko, guys, doon yun sa ano, sa maliit na backyard natin, farm doon sa Liluan. Ngayon, guys, andito tayo ngayon sa breeding area ko dito sa bahay naman. So meron akong mga materials na dinala dito, so ipapakita ko sa inyo ngayon, guys, kung ano yung mga nandito na mga materials. Okay, guys. Okay. Mga kugi. Ito po yung isa sa ano natin. Breeding material natin. Ito yung brood stag natin. Lemon made. Galing po ito kay ano? Kay Kent Lucernes. Kay Boss Kent. Na-acquire natin to, guys. Kasi ito yung unang niregalo sa akin ni Boss Don Kulanay. So ngayong season na ito, baka pag early bird, gagamitin natin to, guys. Lemon made na brood stag. Tingnan yung mukha, guys. Yung kulay. Ayan.
Ito naman guys, ito yung machine kelso na gagawin nating fruit cut. Machine kelso. Na-acquire natin to guys galing kay Ruel Globa. Kay Abay Ruel. Tapos sabi niya, nakuha din niya to ang mga offspring to nung galing kay Sunny Lagoon, Congressman Sunny Lagoon. So, isa to sa ating broadcast. Yan. Machine Kelso. Pero sa tingin ko guys, hindi pa magagamit to this ano, September or October, kasi parang hinog na yung ano eh, yung balahibo, naglulugo na. So baka sa Disyembre na to or sa Nobyembre. Yan. Machine Kelso, isa sa ating mga breeding materials. Ito yung isang pullet natin guys, na gagamitin natin for early bird. Tapi Muff, na acquire natin to guys, kay Boss Edwardson. Boss Edwardson Carcido. Tingnan nyo ang kulay guys. Oh. Yan. Tapos ang paa. Kabila. Ganda. Ganda guys. Tapi. Tapi Muff. So isa to sa gagamitin natin guys for early bird. Siguro i-prepare ko ito guys sa lemon natin, sa lemon made, para mayroon tayong lemon tapi. Ito naman guys, ito yung kelso na napanalunan natin sa paraffle ni Boss Jojo Sasso. So tingnan nyo guys ang mukha. Ang kulay. Ito guys, oh. Bala ko guys, plano ko i-prepare ko ito guys sa machine kelso para may straight line, straight breed sila na ano, kelso, yung kelso line. Ito yung inahin na na-acquire natin from Randy Castillo, Boss Randy. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang dugo nito, ang linyada nito is ano, lemon blue band. May blue band siya na dugo at saka may lemon. So bala ko nito guys, i-pair ko ito sa lemon natin, sa ating lemon made. Tingnan nyo guys, straight comb din o. Guys, ito yung perfection round head, perfection round head nga galing kay Tatang Mount Banahaw line. Again guys, perfection round head. Tingnan nyo guys, pure. Yung perfection pala guys, yung dito parang may gold, yung mga paa nila, may gold. Tapos sa likod, puti. Yun pala ang ano, mga perfection, round head. Salamat po kay
Boss Don Kulanay, dahil po kay Boss Don, mga kakugi, nagkaroon tayo ng Perfection Roundhead. Yan. Bala ko guys na iko-cross ko itong Perfection Roundhead dito sa Lemon para siguro ang kalabasan Lemon Perfection. Yan. Yun, tapos ang kulay. Ganda. So yun guys, ito yung mga additional na mga materials natin for breeding sa ngayon. Itong mga ginagawa natin guys, mayroon tayong mga selections ng mga breeding materials. Tapos kung ano yung, kung saan doon ang maganda ang resulta, yun ang i-maintain natin dito sa ating munting bakuran, sa ating munting backyard. So as of now guys, naghahanap tayo ng magandang pair, magandang pairing. Kasi talagang naghahanap tayo kung saan yung maganda ang resulta. Kaya iba-iba muna ang ginagamit nating mga breeding materials. Thankfully naman, salamat tayo guys, kasi naka-acquire tayo ng mga magagandang mga materials ngayon. So, dinagdag natin yung old lines natin, yung Sweeter Gilmore from Bibot Monsanto, plus yung Mill Sims na galing kay Juancho Aguirre, tapos yung Golden Boy natin na galing kay Opong Game Farm, at saka yung White Hats. So yun guys, tapos yung palang Spartan Black natin, yung Black Spartan, kahit chapso yun guys, pero magaling man yun, hanapan natin ng magandang resulta yun, kaya ipinipair natin sa ating Black Hats, yung itim ang dila. So, ito muna yung karagdagan na mga guys, mga breeding materials ko. So yun, salamat po, sana nagustuhan nyo guys. Tapos i-implement natin yung natutunan natin kay Tatang regarding sa priming. So mag-umpisa na tayong mag-priming, tapos mga 15 to 30 days before natin umpisahang pakastahan. So yun guys. So guys, dito muna ako sa maliit na backyard. Sa maliit na backyard ko guys. So chinay ko muna kasi dalawang araw yung tatlong araw pala yung panay ang ulan dito guys. Ngayon okay naman. Tapos nadala ko na dito yung mower, lawn mower. Baka sa Thursday or sa Friday mamower ko na yung sa may dulo, sa sa likuran side ng ating maliit na backyard. Tapos pipinturahan na lang din natin yung mga remaining na mga tipis. Yan guys. So yun, at least nakabalik ka tayo dito sa ating maliit na backyard. Tapos yun guys, sana sa mga iba dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys, at saka paki-like naman yung channel natin, yung mga videos natin. So maraming salamat po. Yung mga shoutouts, nakalimutan ko na naman yung listahan. Nandun sa nandun sa table ng desktop ko. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kakugi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay ani. Okay.